last na pala, yung ating mo, yung mga okay na kayo sa mga okay, game. Ingin na kasama ko dito. Ang gagawin natin? Good evening ka dyan. Okay, let's start. So, ano bang gagawin natin? Wait lang. Kakatapos ko lang kasi sana. Ang gagawin natin ngayon is... Tuturuan ko pa kayo... Tuturuan pa. Harmonics. Okay, harmonics tayo ngayon. Okay, harmonics.
Pili tayo magandang coin. Pag dito, chart ko to eh. Baka, baka maguluhan kayo. Okay, first thing na gagawin nyo paghahanap kayo ng token na itatrade. Okay. Okay, dito tayo sa Pepe. So, mamaya na yung Harmonix. Bago kayo mag-trade, okay, kailangan alam nyo muna yung nasabi ko previously, yung BTC, yung galaw ng BTC, okay? Kasi let's say for example, yung BTC konti lang yung binaba niya. Sa altcoins, ganito na yung binaba. Okay? Lagi nyong tandaan niya na pag konting baba lang kay BTC si altcoins, todo yan. Okay? Kasi yung mga coin utility nila, konti lang. So, since nakikita mo to ng one day time frame, nasa one day time frame tayo, ang bias mo is bearish. Okay? So, dapat sunod-sunod kang nagsishort dyan. Ngayon, ano yung inaabangan mo na pinakailalim para maglong ka na? Okay, so common to. Let's say bumababa yung market, anong ginagawa mo? Ayan. Let's say bumaba siya dyan. Okay? So, anong OP sir pa check? Teka. So yan, let's say for example, ito. This is June 16, 2022. Wait lang ha yung mga ano niya. June 16, 2022. So na-sweep siya ng ganitong area. Okay, na-sweep siya sa November 2022. Okay? Pag na-sweep yan, ibig sabihin, kumuha siya ng liquidity which is umakyat siya pataas. Okay? So, kung mag-focus lang kayo dito, bumaba siya, tas yung highest niya, ito. Next, tapos na yung dito. Bumaba ulit, tapos na-sweep siya, itong November 14, na-sweep siya ng June 10, 2023 na. Okay? So, ang highest naman dyan is dito sa taas. Take note ha, i-mark nyo lang to ha. Then, nandito na ngayon si market. Wala nang sweep na nangyari. Okay, tapos na siya umangat. Ngayon, anong gagawin mo dito sa ilalim? Okay, kung mapapansin mo, yung ginawa dito ni market na malaki, ito, 1, 2, 3, 4, baba. Okay. Inulit niya lang dito yan. Okay. 1, 2, 3, 4, tas baba. Ngayon, gagawin mo lang ulit dyan kung ano, kukunin mo lang yung ilalim na na-sweep ulit, tapos angat, tapos ilalim ulit. Okay. Ganyan lang. Kukunin mo lang talaga yung pinakailalim kasi yan yung binabalikan ni market. Ayan. So, in short, meron ditong 1, 2, 3. Okay? Hinihimay natin, ha? Ngayon, anong kukunin mo dito sa missing piece na to? Okay? Kukunin mo yung high niya. Okay? Take note, yung high na makukuha mo dito, hindi na siya lalagpas dito. Kasi yan yung pinaka-high niya. Let's say ito yung una. Yung high na meron dito is nandito. Okay? So dito ka lang hahanap. Then ito na yung pinaka-high niya. Kung mapapansin mo, hindi na siya makaka-break ng another high kasi nga pababa siya unless mag-change of character na. Next, dito lang din sa loob, diyan mo hahanapin yung high niya. And dito, diyan mo hahanapin yung high niya. Okay?
So, saan tayo hanap ng high? Meron tayong valid order block. Meron tayong imbalance. Okay, high probability ito ah. Ngayon, since nandyan si market, bumaba na dito. Okay? Aantayin mo siya dito umangat sa area na to. Okay? Tsaka mo itetake yung trade mo. Hindi to scalping ha. This is swing trading. So ba, antay mo siya umangat dyan, i-confirm mo, tapos buwaba siya. Ang need mo lang makuha dito is yung pinaka-taas niya. Like ito, yung pinaka-dulo niya. Okay? Kasi pag nakuha mo yan, it doesn't matter kahit yung capital mo $5, malaking reward yan. Okay? 34% yan. Kung gusto mo kumita ng PNL na malalaki, kung maliit lang yung capital mo. Okay? Kailangan makapture mo siya. Okay? Bakit kailangan yung position sizing dito? Kasi hindi agad-agad madali i-capture yung highest point dito. Okay? Kung papansin mo ito, kala mo highest point na siya, pero bumaba siya, tas umakyat pa ulit, which is nang liquidate. Okay? So, yan, highest point, tas bumaba, tas umakyat ulit. So, mahihirapan ka. Ape USDT. So, mahihirapan ka. Kaya kailangan, yung natatalo sa'yo is 2% lang kasi para ka ditong nagta-try and error. Lalo na pag hindi ka pa sure kung highest na talaga siya. Okay? So, ganyan yan. Next, check natin yung mga sinabi niyong OP. Okay. So, kung mapapansin nyo itong OP, di ba, nasa one day tayo. Okay? Ayan. So, strong na to ah. Itong ilalim natin dito ah. So, ngayon si OP, ano siya? Bullish, bearish. Okay? Pag sinabing bullish, bearish, bearish yung overall niya, pero at this point, nagbubullish siya. Okay? So, imagine guys, ganito yan. Paano ko ba i-explain to? Pasok tayo dito. Hindi, BTC yung maganda i-explainin. Ay, hindi, ADA pala. Favorite ko ADA. Okay. Ito yung sinasabi ko na nagre-reverse si market pag nakakakuha siya ng liquidity, which is dito yung liquidity niya. Okay? Hindi to basta-basta liquidity. Liquidity to na galing pa sa December 2022. Okay? December 28, 2022. Okay? So, tambak ng pera dyan. Okay? Let's say tambak ng pera dyan. Makinig ah. Pag tambak ng pera dyan, sasaluhin niya ni market. Okay? So, parang ganito. Let's say, lagay tayo amount. For example lang. Let's say maraming 1 million volume dito. Okay? For example lang ha, 1 million volume. Nagpabagsak dito. Okay? So dito, may nakaabang na, let's say 1 billion. Okay? 1 billion volume. Kasi nga, accumulated. Ngayon, pag si market bumagsak dito at natapik niya to si 1B, okay, itutulak niya yung price pataas. Okay? We're talking about liquidity, ah. So, pag si price nakakakuha ng liquidity dito sa baba, okay, sell side liquidity, ang movement niya pataas. Pag si price naman kumuha ng liquidity dito sa taas, ang movement niya pababa. Nakuha ba? Let's say for example, punong-puno, let's say may liquidity dito. Liquidity diyan, tas liquidity dito. Okay. In short, may nakahabang na pera. Pag si market bumaba dito at nakakuha ng enough liquidity dito, aangat siya. Okay? Kung maraming liquidity dito.
Pero kung konti lang yung liquidity dyan at marami yung nasa taas, itutulak niya lang yan pababa. Gets? I-gets nyo. Kasi ganito gumagalaw yung market. Nagets ba? Anong coin yan? ADA. Hindi ba nakita? N. May tanong kayo or nagigets nyo? Kailangan nyo makuha to. Liquidity to. Okay. So, let's say yan, 3 million yan. 3 million yung nandito sa taas. And dito, let's say, sabihin natin, okay, let's say marami pera dito, volume sa taas, dyan. Dito, nasa 1 billion. Teka. Okay, 3 million. Ngayon, in short, itong 3 million na to, wala silang laban sa 1 billion. Okay? Itong 3 million na to, yung nag-cost para bumaba yung market at itap si 1 billion volume. Ngayon, yung pagkatap kay 1 billion volume, yun yung nag-cost kay market ng malaking rejection and nag-cost kay market na lumipad hanggang dito. Okay? Ngayon, ganito yan. Sa tuwing umaakit dyan si market, nagbabawas yan ng volume. Let's say 1 billion, tapos laki kasi ng ano ko eh, no? Sa ampul ko eh. Let's say 500 na lang nandito. Puro 500. Okay. Tapos dito, 500. 5,000. Okay. Sa tuwing lalakad si market dyan, yan, nireject niya yung 1,500. Sa tuwing lalakad si market dyan pataas, nagiiwan siya na, nababawasan tong gas niya na 5,000. So, habang umaakyat siya dyan, nagiging 4,000, 3,000, 3,500, 2,000, okay? Hanggang yan, nagiiwan siya kasi ng liquidity. Ngayon, dito sa mga area na to, meron ding liquidity dyan na nakares, okay? Pwedeng malaki yung volume, pwedeng maliit, depende sa candle. Sa candle mo malalaman. Okay? Makikita mo yan kahit wala kang TA. Ngayon, let's say dito. Okay? Ang volume na nasa low dito ni market, let's say 10,000. Okay. 10,000 yung volume na nakalabit niya dito, which is nag-cause ng pagbaba ni market. So, what if, coach, 500 lang yung volume dito? Okay? Anong gagawin nitong price? E di kakainin niya yung 500 na yan, tas tataas pa siya ulit. Gets? Hanggang maubos tong 5,000 niya. So, ganun nag-work yung laban ng buyer tsaka seller. Okay? So, since nakuha niya yung 500 dito, ay nakakuha siya ng malaking liquidity dito, na yun na magkukos, kaya siya babagsak dito. Okay? Yun yung magkukos. Kaya may reversal na nangyari dyan, kasi nakakuha siya ng liquidity sa taas. Nakakuha siya ng pera sa taas para bumaba yung market. Paano malaman kung malakas yung volume? Edi buksan mo yung volume indicator. Yan, obvious na yung matataas na volume, malalakas yan. Okay? Meaning, maraming nag-bid, maraming naglagay ng pera. Okay? Isa pang ma-identify mo na malakas yung volume is through order block. Okay? Kung mapapansin mo, last candle to, kumbaga, ito yung decision point ni market maker. Okay, dito. Ito na yung last candle natin bago tayo magbagsak ng massive candle. Okay? In short, malaki yung volume na naiwan dito sa area na to. Kaya siya tinatawag na order block, which is decision point. Okay? Nakuha ba? May tanong. So, at least alam nyo lang na kung paano gumagalaw si market. Hindi siya gumagalaw randomly. May nire-respect siya. Ang tawag doon, Fibonacci sequence. Hindi Fibonacci na ganito, ha.
Hindi ganyan. Fibonacci sequence ang tawag doon na may nire-respect siyang bouncing area. Okay? So, kung ang bumagsak dito, let's say 5,000 to, at bumagsak dito 10K, ganyan, dadaanan niya lang tong 5,000. Okay? Bababain niya lang yan. Kumbaga, kinain niya, tapos bababa pa siya dito sa next low ng ADA. Anong limitless? Boss limitless. Nagets ba to? Ay, wow, thank you. So, nagets niya ako paano naglalaro yung ngayon. Etong area na to, punong-puno to ng volume. Okay? In short, punong-puno ng pera. Let's say, 500, ganyan. Tingnan natin yung amount para exciting. Okay. Okay. Ngayon, punong-puno to ng volume or pera. Ngayon, pag hindi enough yung bumabagsak na candle or volume, ina-absorb lang yan dito sa ilalim. Okay? Para yung sponge, yung buyer, ina-absorb lang nila lahat ng bagsak. Pagka-absorb, in short, rejection, yan. Okay? Pagka-absorb, rejection. Ngayon, paano mababasag tong mga, ano na to? Absorption na to, okay? Itong punong-puno na buyer na to, na nakatambay dyan, okay? Kailangan mo ng momentum. Momentum na, ito yung momentum. Okay? In short, kailangan mo ng malaking selling pressure para maligwak yung mga buyer dito, okay? Kasi itong maliliit na order na to, hindi sila makatapat eh. Ina-absorb lang sila eh, pinagtutulungan sila. Unlike dito, sa tuwing babasag yan ng support, eto, support yan eh, or zone, or demand. Sa tuwing babasag yan, kailangan niya ng malaking order para itulak yan pababa. Okay? So, let's say, ang nilagay niya dito, sabihin natin, mga nasa 100K. Okay, 100K. So, in short, wala nang laban itong mga buyer dito na nakaabang. Kasi, malaking volume yung ibinagsak ng market sa area na to. Which is, sa tuwing babasag tuloy siya ng resistance or support, merong volume na nangyayari. Okay? So, take note, sa tuwing babasag siya ng support or resistance or kahit na ano, order block, laging may volume na nangyayari. So, for example, ito. Gagawa lang tayo normal na trend line. Okay? Normal na trend line. So, imagine, hindi lang ito basta sa trend line, punong-puno dyan ng seller na nakaabang. Okay? In order para mabasag tong seller dito sa taas, kailangan siya ng volume. Ganitong volume pataas. Okay? Kasi momentum yung magbe-break dyan. Hindi yan mabe-break ng normal retailer order. Ang mangyayari dyan is i-absorb lang yung order natin. Tapos, babagsak lang din. Okay? Ganyan nangyayari sa... Ano bang coin yun? LTC ba yun? LTC. Okay, yan. Okay. Napansin niya sobrang strong nitong area na to. Yan, yung order block na yan. Nung tumama dyan si market, lumipad pa talaga siya sa pinakamataas. Okay? Ito yung highest niya this year ata. Okay? July. Okay? In short, maraming nakatambay dito.
para mabasa Genie Market, kailangan niya ng ganitong candle. Okay? Ganito kalaking candle. Okay. Yan. Yan yung magkukos ng basag niya dito. Ngayon, pag nabasag ba yan, violated na ba? Yes, violated na. So, ano na mangyayari pag nabasag yan? So, let's say support siya dito, ha? Yung line, yung red line na yan, support siya dyan. Okay. Pag in-extend ko yan dito, okay, resistance na siya ngayon. Yan naman yung need basagin ni market. So, pag hindi ito nabasag ni market, let's say ito, hindi nabasag yan, then magkukontinue lang yan pababa. Okay? Para mabasag yan, kailangan niya ng solid green candle na tagus talaga sa kanya. Okay, kasi volume to. Kaya kahit wala kang TA, just by looking at the candle or price action, malalaman mo kung anong ginagawa ng candle. So, para makalabas siya dyan, kailangan niya ng ganitong solid candle. Okay? Kasi pag maliliit na candle, ire-reject-reject lang yan dyan. Nakuha niyo ba? May tanong. Ano yung tanong na isa? OP. Okay. So, ito yung OP. Okay? So, ito yung difference ng... Sige, check natin later. Ito yung difference ng support sa demand. Okay? So, yung support ganito. Anong network reveal? Yung support ganyan, hindi siya tinatamaan, di ba? Okay? Pero valid tong support natin, pero hindi siya tinamaan ng line. So, ibig sabihin, itong area na to is demand yan. Pag sinabing demand, zone yung kinoconsider niya. Okay, buo yan. It's a zone. Zone na demand. So, kahit saan dyan mag-top si market, possible na lumipad. So, may nakalabit yan na order dito na malaki, kaya siya lumipad nang hanggang dito. Okay? Okay, technique. Sige, punta tayo sa entry. Kalmahan nyo. Halos lahat kayo entry eh. Okay. Ito, dito ako may trade eh. Okay, wait. 15 minutes. So, sir, paano pag maghanap ng entry? Okay. Bago ka maghanap ng entry, okay, let's say na-mark mo na muna. Na-mark mo muna yung highest mo tsaka yung lowest mo. Bago ka maghanap ng entry, number one, dapat tumatama siya sa liquidity. May tinama ang liquidity. Number two, may tinama ang order block. Number 3, imbalance. Okay. Makinig. Ito lang yung tatlong reason ng reversal ni market. Okay? Well, laging may reason. Ano ba ito? Yung kurtina namin nakabukas. Ito lang yung tatlong reason bakit si market magre-reverse. Kundi liquidity, order block, or imbalance. Wala nang iba. Okay? Price action yan, ha? Ngayon, mapapansin nyo dito, anong tinamaan ni market? Sige, sagutin nyo. Eto, tumama siya. Anong tinamaan niya? Okay, liquidity. Tumama siya ng liquidity. Correct. So, ngayon,
magko-confirm tayo ng entry. Okay? Pasukin nyo tong loob ni Marquette para malaman nyo kung pwede na ba ilong or dadaretso pa siya pababa. Okay? So, punta tayo sa 1 minute. Okay. Ito lang yung 1 minute ni okay. Yeah, dito, wait lang. Okay, yan lang yung 1 minute ni Bake. Okay? First confirmation, kinonfirm niya yung bullish engulfing. Bullish engulfing ba to? Morningstar ata to eh. Morningstar, sorry. Okay? Morningstar. Pangalawa, nag-create siya ng order block. So, sinasabi ko lang lahat ng confirmation na na pwede niyong makita. Okay? Kasi hindi lahat binibigay ni market. Okay? Morningstar, order block, momentum na imbalance. Okay? In short, after niya mag-top dito, may momentum na gusto talagang tumaas. Okay? Ngayon, etong, ayan, nung tumama siya sa imbalance, okay, tumataas siya. Okay? Nung tumama siya sa order block, tumataas pa rin siya. Gets? Yan lang yung papasukin yung market. Ngayon kasi, dahil bearish dito, dahil bearish tong bake na to, hindi long yung pinasok ko. Okay? Ay, oo, tama. Hindi long yung pinasok ko. Siyempre, short ang papasukin natin. So, minark ko to ah. Minark ko yan. Ibig sabihin, hindi na siya makakuha ng another high. And dito, nagkaroon ako ng order block. So, yan. So, tignan nyo to. Kung papasok ako dito mismo sa order block, okay, malamang stop out na ako dito. Okay? Kasi lahat ng tao nakatingin sa order block na to. So, anong gagawin ni market maker? Ang gagawin niya is ililiquidate niya yung mga nasa taas pa, which is ito. Sa taas kasi niyang order block na yan, may order pa dyan, which is liquidity na. So, hindi na siya tumama sa order block, invalid na yung order block natin, pero kumuha siya ng liquidity. Okay? So, ito na yung liquidity. So, next, papasok na tayo dyan. Nireject na, di ba? Pag pumunta ka sa 1 minute, makakakuha ka ng confirmation ulit sa candle na yan. Pag walang tinamaan na order block, baka may tinamaan na liquidity. Ito, tinamaan yung order block pero dinisrespect. Ngayon, tumama siya sa liquidity. Okay? Ngayon, itong buong yan na nilagpasan niya, yan yung sweep na nangyari. Okay? So, first confirmation mo, tumama siya sa order block, binayolate, then nag-sweep na lang siya, nag-liquidity siya. Ngayon, para ma-confirm mo na bababa to si market, okay, zoom natin ha. Dapat itong high niya, hindi na yan mabe-break. Number one, dapat itong high niya, hindi na malalagpasan. Okay? Next, 1 minute to ha, pwede niyo to gawin. Baba ulit, papasin niyo, umaakit si market, di ba? Okay? Nung umakyat yan, valid liquidity yan. Okay? Ngayon, sinip siya ni market dito. Okay? Mag-check nga natin. High 9666. Okay. Etong pattern na to, ano to? Double top. Okay? Sa 1 minute, ah. So, pababa. Unti-unti, nako-confirm yung pagbaba ni market. Okay? So, dapat hindi na rin siya makalagpas dito. Kahit saka pumasok dyan, clean yan. Okay? Next, mapapansin mo, lahat ng low ni market, nilalagpasan na. Okay? Yun yung another confirmation na bababa si market. Lahat ng low niya, nilalagpasan. Okay?
Dex, umakyat ulit si Marquette dito. Okay? Yan na yung last high niya. Okay, take note ha. Ito lang yung pinapakita ng bake. Pero hindi ito nangyayari sa tunay na buhay. Okay? So, and so on. Ayan. Okay? Nakasunod ka na. Yung iba dito, lumalabas na. Okay? Out ka na dyan. Pero kasi, yung iba dito pa nagtatarget. Okay? So, kung mapapansin mo, let's say, balik tayo sa 15 minutes. Yan. Okay. Dito sa liquidity na to, ito, itong inan ko. Yan yung tinarget ko lang. Yan. Yan. Yan mismo. Okay? Dyan lang ako. Okay? Kasi, kung tatargetin mo tong baba na to, itong baba na to, okay, matatakot ka dito eh, kasi bumabalik si Marquette. Emotion ang kalaban mo dito. So, ganito yan. Nung bumaba si Marquette, hindi mo pa tinake profit, kakabahan ka kasi babalik yan si Marquette. So, iisipin mo na baka bumalik pa si Marquette sa entry price niya. So, itake profit mo na dito. Okay? Sa dami na nagtitake profit dyan, yun yung magkukos na bumaba ulit si Marquette dito. Okay? Kaya dapat dito, nag-take profit ka na, tapos kung gusto mo, pumasok ka na lang ulit dito. Okay? So, bakit dyan nag-reverse si Marquette? Let's say, nakapasok na tayo dito ha, naka-short na tayo, pumasok. Bakit dito nag-reverse si Marquette? So, kunin mo tong order block dito. Okay? Tumama siya sa order block, then bumaba siya ulit. Okay? Ba't naman dito nag-reverse si Marquette? So, hindi natin alam kasi wala na siyang previous record. Ito yung mahirap sa price action. So, let's say ito. Ayan. Okay? Hindi basta-basta yung tinitake dyan ni Marquette ha. Tinake niya yung August pa. Okay? And kapag pag-take niya ng August, ayan, binigyan tayo ng magandang bullish. Okay? So, pag nalagpasan ni market itong mga sunod-sunod na to na iniwan natin, yan, ito yan. Pag nalagpasan niya ni market, yan, kita mo nilalagpasan niya, meaning, may order dito na naiwan pero hindi enough kasi mas malakas talaga yung pag-pump. Kumbaga malakas yung gas, ayan, napapump niya. So, pag hindi enough yan, natanggal na natin yan, at nakalagpas dito si Marquette sa mga minark natin sa taas, okay? Then, pwede ka mag-long na dito. Magpalit ka na ng long. Huwag ka na mag-short kasi palong na si Marquette. So, ito naman nahaharangan mo. Dapat hindi to basagin ni Marquette sa baba. Okay? So, habang umaakit dyan si Marquette, nag-iiwan yan ng magagandang footprints. Let's say yan. Order block. May imbalance tayo dito. Okay. Order block natin, gawin natin gray. Ayan. Nag-iiwan siya ng mga footprints, di ba? Yan yung babalikan ni market. Yan yung mga possible entry na pwede nyong sabihin. Order block, imbalance, tapos liquidity dito. Okay. Ngayon, let's say bumaba dito si market. Wala ka nakitang confirmation na tataas. Okay? Huwag kang magte-trade. Kailangan mo ng confirmation para malaman mo na long siya. Kasi pag walang confirmation dyan, possible na i-take niya pa to. Possible na tumama pa siya dito. Possible na tumama pa siya dito sa liquidity. Tsaka siya ulit tataas ng ganon. Gets? So, hindi mo agad papasukin, hindi porket nakakita ka ng valid order block dito is maglo-long ka na. Magpo-position ka na ng long. Okay? Kasi yan yung nangyari dito. Valid naman tong order block. Pero, liquidity yung tinake niya, hindi order block. Okay? So, yon. May question pa ba? Nag-gets ba o nalito kayo? Sir, doon po ba sa kanina ask ko lang po, okay lang po ba tayo mag-short doon even na walang choke na nangyari? Saan? Dito? Sige, wait lang SNX. Saan mag-short dito?
Okay, gets ko na yung tanong mo. Kahit walang chalk, okay? Hindi naman kasi basehan yung chalk na magre-reverse si Barkett. Okay, confluence lang yung chalk. Okay? Yung chalk, yung boss, puro confluence lang yon. Ang reversal point ni market is order block, imbalance, saka liquidity. So, let's say yun dyan. Saan mo hahanapin yung chalk mo dyan? Last pullback. Ito. Okay. Okay, change of character. Okay. So, kung dyan yung chalk mo, saan mo planong pumasok? Okay? Kung yan yung chalk mo, saan mo planong pumasok dyan? Tapos mag-short ka. Okay? Pwede mo makapture to, itong area na to. Tapos ang take profit mo is ito lang din baba. Okay? Dyan lang. So wag kayo mag-ano ha, yung unrealistic PNL. Malaki na 'yan, no? 8 RR na 'yan. Wag na kayo yung todo ganyan, yung sobrang haba ng PNL. Magaganyan lang kayo pag nakuha niyo talaga yung pinakadulo. Sir, 15 minutes kasi naghahanap ng OB and liquidity. Depende sa kung anong time frame mo. Minsan 1 hour. Check natin SNX. So, may question kayo. Ito yung market ng SNX. Okay, ayan. So, i-zoom out ko sa inyo. Okay. Teka lang. Yung dating low, na-sweep na. Okay, sweep yan ah. Sa Telegram namin, Vintage daw, tsaka Owanda. Lagi mo i-check sa wikifx.com kung license ba tuloy, kung regulated ba yung broker. Teka, isa-isa lang. Yes, flip entry yung nangyari doon. Pag nagpa-plot ng OB po, ano pong time frame ang pinaka-valid? Actually, wala pong time frame na pinaka-valid. Okay, nasa movement talaga ni price. Let's say for example, ayan. Okay, this is one day. Pwede natin i-consider na valid OB to, which is malakas. Pero kung papansin mo, dinisrespect lang siya ni market. Okay? Basta pag nakakita ka ng order block, lagi mo i-consider itong momentum na to, yung imbalance. Okay, let's say ito, valid order block din. Pero kung papansin mo yan, nung tinap ni market, tumaas. Saan ka madalas naglalagay ng entry order block? Yung standard ah, standard tayo, let's say standard. One day, 4 hours, 15 minutes to 1 minute. One hours? Ba't may SJF? Yan. I hope nakita niyo. Okay, yan importance ng multi-time frame. Pero may nakita ako iba nagto 2 hours, nagto 45 minutes, nagto 3 minutes. Depende kasi talaga sa kung anong klaseng trader ka. Saan makadas? Liquidity na ang XRP, basag na kasi mga resistance na ginawa ko. O, yun.
Coach, pati eh ng SFP. Kung pwede siya ilong. Sir, ano po pwede? Oat. Wait lang, TA mo natin ito, SNA. Wait lang, magtiwala kayo sa TA nyo. Let's say, for example, ito, nakakuha ng liquidity. So, after nyo makakuha ng liquidity, may strong liquidity dito. Yan, kapalan na natin. Isa pa dito. Okay. So, itong liquidity na to na take. Okay. Kaya magre-reverse si market. So, pansin nyo guys ha. Nakakuha siya ng liquidity, tapos magre-reverse na siya pataas. Paano malaman na mahina yung liquidity nakuha niya? Okay? Hindi siya makabreak ng high. Yan yung mga high natin. Okay? So, nakatake siya ng liquidity, pero yung market bumabagsak. In short, isusum out, susum in ko to. Nakakuha siya ng malaking order dito. Kaya may rejection. Pero yung order dito, hanggang dito lang yung tinaas. Gets? Hanggang dito lang. Okay? In short, mahina. Kasi hindi pa nga niya nabasag tong sobrang taas eh. Mahina. Tapos sinundan pa ng red candle. Okay? So, pababa pa rin siya talaga. Gets? Kung gusto mo mabasag tong mga nasa taas na tong line na to, i-check mo kung ito yung makuha niya. Okay? Pag hindi niya ginawa yan, ito. Pag hindi niya ginawa yan, pababa na siya. Okay, parang wild. Okay. Next, check natin XRP. I-try nyo i-TA, guys. Let's say, for example, yan. Okay. Ito ang importance ng imbalance. Ito yung imbalance. Okay? Konti-konti yan inuubos ni market. Ayan. Buwaba siya dito, diba? So, ubos yan. Next, yan. Inubos niya ulit. Okay. Then, sobrang valid tong order block na to. As in, maraming nakalong dyan. So, kung isa ka sa nakalong dyan, malamang liquidated ka na. Kasi bakit? Marami kayong nakalong dyan. So, instead na maglong ka dyan, dito ka na lang kumuha sa liquidity. Or sa zone. Okay? So, hindi lang ikaw nakatingin dito sa order block na to. Marami. Kaya yan, sabay-sabay kayong in-stop out ni market. Okay? So, malakas ba yung rejection dito? Okay? Malakas, pero mas malakas pa rin si seller. Bakit? Nung pag-angat dito ni market, nireject pa rin siya. Okay. Usually kasi yung mga ganyang rejection, dapat yan, nagpa-pump yan ng ganito eh. Okay, mapapansin mo yan sa previous record yan, yung mga ganyang rejection. Pump yan ng malakas. Yan. Kaso dito, napansin mo na pinipigilan pa siya ni seller mag-pump. Okay. SFP. Ano ba SFP? Try nyo i-TA to guys. One day to ha. Okay. Unang gagawin mo, kunin mo lang yung baba. Kasi kailangan mo malaman yung range kung saan ka nagtitrade. Kunin mo tong taas. Okay. Ngayon, nasa gitna siya, hindi mo alam. So, dapat hindi mo tinitrade yan. Okay. So, pag nakakuha siya ng liquidity dito sa taas, umalap ka ng confirmation, tapos i-short mo na siya hanggang dito. Okay? Kasi valid order block yan, tapos may imbalance tayo dito. Laging binabalikan ni market yung imbalance. Dito sa taas, wala ka ng imbalance na babalikan. Okay? Overall, pababa naman talaga siya. Coach SFP.
Coach, pwede po bang, Coach, pwede po bang 15 minutes at 1 minute lang ang TF kapag scalper? Yes, pwede. So, try natin to, 15 minutes. Ganda ng chart, parang accumulation. Okay, yung topic natin kanina, pattern, tapos strong na support, okay? Kailangan nyo ng momentum para ma-break. So, itong support na yan, pag in-stretch mo yan dito, possible pa siya dyan mag-retest. Bumalik, tas gumanon. Okay, ganun lang kabilis. Kaya kailangan mo ng confirmation palagi. So, saan siya pupunta? Dito, tsaka dito. Yan lang. So, pag di na siya nag-retest dyan, ibig sabihin, gusto niya talagang bumaba. So, pag inaantay mo yung long niya, dyan ka mag-abang. Dyan, sa mga tatamaan niya sa baba. Since scalper ka, dapat nakakalabas ka rin agad. Ano po tingin niyo sa Shiba? Sir, pa-check po OP. Naka-short ako. TY sir sa XNX. So, SHIB. 1,000 SHIB. Actually, yung SHIB, yung mga Luna SHIB, sobrang baba na yan eh. Sobrang discounted na. Instead na i-trade nyo to, mag-accumulate na lang kayo. Ayun o, sobrang bagsak na to eh. Yan. Discounted price na yan, lahat ng nandyan. Okay, hanggang dito yan. Hindi natin alam kung ano fundamentals ng Shiba, malay mo. Malay mo, magkaroon siya ng magandang project, tapos ilipad niya sa taas. So, kahit maglagay ka dyan, let's say, ng 1,000 or 500, hindi naman nakawalan sa'yo yun eh. So, kung itatrade mo tong SHIB, mag-short ka na lang kasi kung makikita mo, hindi na siya nag-create ng panibagong high. Yung nakukuha niya, hindi lang basta ano, nakukuha na niya yung mga previous, like, ano, 2021 pa yung nakukuha niya, pero tingnan niya yung taas niya. Konti lang. Sinasabi lang nito na yung mga investor dito sa SHIB, parang nawawala na ng gana. Okay? So, kasi kung merong mga investor dito na malalaki, like, nag-aabang pa, etong SHIB, maipapataas pa nila yan hanggang dito. So, pag nakakuha siya ng liquidity dito, sinasabi lang na hindi ganun kalakas para maitaas pa si SHIB. Ayan. So, nakakuha ulit dito, tapos ang tinaas niya hanggang dito lang. Okay. So, discretion niya yan guys, kung gusto niyo pa rin kagatin si SHIB. May hold pa rin naman ako niyan. Sir, pa-check po ng OP, naka-short ako. Ang gagay ko sa OP. So, itong pattern na to dito, pag tumingin ka, bullish siya. Pero sa overall, bearish siya, di ba? Okay. Ang hindi lang natin alam, if, ito pa kasi mga pupuntahan niya sa taas eh. Ito. Okay. And ito. Okay. So, kung naka-short ka dyan, dapat may target talaga eh. Yun lang yun eh. Pag 15 minutes, let's say, papasukin ko to ng 15 minutes. Bibigay ito ng entry, tsaka, exit. Let's say, for example, yan, 15 minutes. Okay. Since long yung market, maglo-long ako. Okay.
Let's say dito, pwede ko gawin to order block. Then, kunin ko to liquidity. Then, kunin ko to liquidity. Okay. Summer dyan, papasok ako dito. Ang take profit ko dito lang. Okay. Or dito. Same lang yan. Okay. Once nakakuha ako ng confirmation dito ng entry, let's say dito ako nakakuha ng confirmation, papasukin ko yan. Stop loss ko dito. Take profit ko na dyan. Okay. So, ganun lang. Kahit na tumataas yung market, aabot pa yan dito. Dito, wag mo nang gawin. Kasi, fractal, nasa loob ka ng fractals. I hope nuggets mo. Link USDT. Link. May question pa ba kayo? Try nyo mag-TA guys. Saan ba kayo nalilito? Yan. Very clear. Kumuha ng liquidity si market sa link. Tapos yung pagka-pump niya, dapat malakas tong pump niya kasi may nakuha siyang order dito. Pero kung papansin mo, hinarangan dito ni candle. Okay, dito. So strong tong mataas na, strong tong high na to. Strong tong high na to. Okay? Ang laban lang niyan dito tsaka dito. Okay? Ang bias mo diyan, short. So isipin niyo lang guys. Nagpump na si Link hanggang dito. Okay? Unless may maglagay ng order dito na malaki. Tapos ipump niya palagpas diyan. Okay? So malalaman niyo talaga sa confirmation, pero sa pinapakita nitong market na to, nasa loob lang talaga siya ng ganyan. In short channeling. Ko alam paano kayo magte-trade sa ganyan. Wala kayong matitrade dyan. May stop out lang kayo dyan. Sa akin po, Coach, paturo po ko paano i-apply yung stop loss sa totoong trade. Di ko po kasi makompute yung position size. Wait! Kung gusto matutunan yung position size, pumasok ka sa Telegram. Tapos, basahin mo tong position size. Okay, nandyan yung calculation ng position size. 2%. Okay? Then, sa YouTube account ko doon, punta ka sa YouTube ko, makikita mo doon kung paano i-apply yung stop loss tsaka yung take profit sa position sizing. Sir, paano po malalaman yung confirmation? Nalalaman mo yung confirmation pag pumunta ka na sa order block or sa reversal, makikita mo sa candle. So, for, siguro sa iba sa inyo, ang confirmation nyo lang, candlestick. Okay, kaya limited yung confirmation na natututunan nyo. Okay, sobrang daming confirmation. May SMC, change of character, break of structure, may RSI, overbought, oversold, may volume, may moving average, merong candlestick pattern, merong morning star, combination of candlestick. So, marami. Okay. Nag-tweet si Elon Musk, I love Shiba. Oy, chinek ko na yung OP. Thoughts sa gold. What type of confirmation hanap mo, sir? Candlestick confirmation or chalk? Depende sa binibigay ng market. Okay? Let's say, pag naghanap ka kasi ng change of character, what if hindi ka niya bigyan? Pag hindi kanya bigyan ng change of character, edi disregarded na yung trade mo. Tomo. Sample ito guys.
Let's say ito yung pullback niya. Change of character mo dito. Napabullish na siya. Diba sobrang layo na kung titignan mo? Masyado na siyang malayo. Nakalimutan ko yung TA ko dito eh, pero alam po na-upload ko ito sa TikTok eh. So, pag hindi kanya binigyan ng change of character, ang tanong, anong gagawin mo? Okay. Ano pang alam mo na pattern na confirmation? Itong gold, ang ganda ng chart nito, parang ano, parang four phases of market cycle. Ano ba? Ano bang gagawin ko dito? Dito tayo sa unang. Four phases of market cycle. Ayan o, para siyang ano, phases of market cycle. Let's say, distribution, markup, accumulation, markdown. Distribution, markup, accumulation, markdown. Distribution, markup. Inuulit niya lang hanggang nandito siya sa baba. May nagpa-TA na sa akin ito last time eh. Okay. Ay, nagpa-check. Okay. Since pumababa si market at hindi siya nakaka-create ng, ay hindi siya nakakabasag ng panibagong high, i-short mo na lang siya ng i-short. Okay? Titigil ka lang sa pag-short pag may tinamaan siya dito na malakas. Let's say yan. Let's say ito. Tinamaan niya. Teka. March. March yung tinamaan niya. Okay, nakasweep. Okay, yan yung sinasabi na ang consideration mo, let's say, sabi natin change of character. E di dito yan, change of character. So, pag nilagpasan niya ni market, e di pwede ka na mag-long. Ayan. May order block ka dyan. Meron kang imbalance dito. Maganda yung pinapakita. Okay? Then, si market dapat hindi na siya bababa dito sa pinaka-low. So, yan. Momentum na yan, pataas. Okay? Yan po yung standard entry nyo po, di ba? Nag-scalp ka rin. Nag-scalp ako minsan pag hindi busy. Better not to. Thank you po. Sir, pa-upload po nito sa YouTube para mabalikan. Paano mo upload yung TikTok video? Check ko ha. BTC USDT, sir, 1 MTF later. Ayan pa rin yung BTC. Wala pa rin talaga siyang ginagawa. Ayan yung mga waiting signal ko last time. Ayan. Tapos ina-adjust ko lang talaga yung trend line. Tapos binabalikan ko. So wala kasi siyang pinapakita eh. So 1 minute. Okay. So let's say tumama siya dyan sa taas, no? Tapos bababa siya dito. Ganun lang. Pag na-plot mo kasi yung trendline sa higher time frame, makakasunod ka na kay BTC. Alam mo na dyan lang siya nagbabounce. Ang careful ka dito yung inducement, yung bababa na siya dyan, tapos hahatak ulit pataas, tapos tsaka tatama. Tapos kala mo tataas na dito, pero hahatak ulit pababa, tataas, hahatak ulit pababa, tapos pataas. Inducement yon, ginagawa niya yan. Parang yan. Dire-diretso siya sana pababa, pero hatak ulit dito. Tapos tsaka bumaba. Diretso na pataas, pero hatak ulit. Tsaka tumaas. Gets? Masterin niyo inducement. Ma-upload niyo po ba ito sa YouTube para mabalikan? Check ko kung pwede ko ito ma-download, then i-upload ko. Yes, nasa trading view po ako. Ito, practice chart. Practice charting. Practice trading view ko to eh. Makalat kasi yung chart ko eh. Hindi naman makalat, pero marami akong waiting. Mamaya papakita ko sa inyo. Madali lang yung fair value gap. Hanapin mo lang tong mga abnormal order na to. Ito yung example, best example. Ito kasi ako nagtuturo eh. Okay, kung mapapansin nyo to guys, ang fair value gap, imbalance, buy side imbalance, sell side imbalance, or BC, CB, same lang yon, okay? So, ang market, kinocompose yan ng buyer at seller. Ito yan, dikit-dikit. Ibig sabihin, may bumibili, may nagbebenta. Okay? Dito, may nagbenta, walang bumili. Kaya siya tinawag na imbalance.
Okay? In short, may mga pending orders dyan. Ngayon, pag pinupuntahan niya ni Marquette, ayan o, tumataas yung week. Okay? Ibig sabihin, kinukuha yung imbalance, kinukuha yung mga pending order. So, nung tumaas dito si Marquette, itong color green na to, inubos niya lahat ng pending orders dyan. Kumbaga, pinantay niya. Okay, so wala na. Pinantay na niya yung imbalance. Gets? So, siyan siya tumama. Dito siya tumama sa order block. Nag-gets niyo yung story nung nangyayari. Oh, ganda ng chart sa gold eh. DLC. Usually itong charting, kaya niya ito gawin ng mga 5 to 10 minutes. Basta fully loaded kayo ng information. So yan. Kung mapapansin nyo guys, imbalance to ha. Ay, wait lang, hindi nyo kita. Ayan. May imbalance. Yellow imbalance natin. Order block. Nung kinuha yan ni Marquette, konting reversal lang. Then, umakyat ulit. May imbalance dito. Order block. Ito nagpo-prove na hindi porkit tumama sa order block is magre-reverse. Okay? Kinuha yung imbalance, kinuha yung order block, reverse, konting reversal, tapos akyat ulit. Kumbaga, inabsorb yung order, tapos nakaya ulit ng buyer itaas. Saan to tumama? Dito na yan. Okay, mga liquidity point na yan. And ito pa yung last. Ayan. Maganda-gandang sweep. Ayan. Dulong-dulo. Sana makita nyo. Yung sinip niya, anong order? February 20. Okay. Paano pag tumaas pa to si BLC, saan na to pupunta? Okay. Dito na. Gets? Medyo malayo-layo na. Okay. So, sa tingin mo, aabutin kaya to ni BLC. Okay. Todo effort na dito yung buyer, pero hanggang dyan lang yung inangat nila. Actually, kaya nila iangat yan dyan. Kaso nga, maraming seller dito, maraming pending orders. Kumbaga maraming naka-short. Kaya ina-absorb lang. So, kung wala naka-short dyan, wala tong red, isang pump lang yan na ganyan. Pero dahil may nakaharang, nag-a-absorb, tapos bumababa. Okay? So, kailangan ng todo effort ni BLC para lang umabot siya dito, sa taas. Kasi pag hindi niya kinaya yan, eh di babagsak na siya. Okay? Pero itong candle na to, hindi pa yan itsura ng babagsak ha. Dapat dyan, may rejection. Dapat dyan, masunda ng color red na ganito. Ayan. Kung ano yung nangyari sa STMX. Kung familiar kayo sa STMX, yung mga nag-pump, tsaka OG. I-observe nyo lang yung mga nag-pump. Ayan. So, mapapansin nyo yung mga nag-pump, sinusundan siya ng next na red candle. Ayan. Pump, tas red candle. Okay? Then, dito ka papasok para makita maganda yung pagkakababa niya. Pag ito nahuli mo, itong ano na to, kahit mag-take profit ka sa pinaka-ilalim. Okay? Kadalasan kasi dito nagtitrade yung mga tao eh, nasa gitna. Next, OGN. Pansin mo yung mga magdadump na ha, sinusundan siya ng malaking red candle. Ayan. So, dapat itong BLC, sundan siya ng malaking selling pressure. Okay. Yan, sundan siya ng malaking selling pressure. Pero wala pang pinapakita.
Ayan, tingnan yung LPT. Okay? Maganda na yung baba ni LPT. Yes, possible to bumaba. Kumbaga, tumaas na siya, tapos bumaba ulit, tapos tumaas pa yan. Ito yung sinasabi ko na dapat makapture nyo. Ito, itong dulo na to. Kasi dapat hindi na dyan lalagpas si market. Hindi na siya dapat lalagpas dyan. Pag nilagpasan niya yan, dapat kukuha siya ng liquidity. Okay. Itong order block na to. Matahin niyo rin yan. Pwedeng dyan kayo mag-take profit or pwedeng dyan kayo mag-entry. Same thing yan. Tsaka yun dito sa ilalim. So, ganyan lang. Waiting game. So, may question kayo. Papakita ko sa inyo yung chart ko. Let's say dito. Okay. Punta muna tayo sa bake. Okay. Yan yung trade ko. Nakalabas lang din ako agad. Okay. Ito may trade talaga to. Pero may iba hindi. Walang trade. Okay. So, hi. Ayan. Ganyan lang siya. Order block to ng 1 hour, order block to ng 1 day. Okay? Pababa ngayon si market. So, yan yung sinasabi ko na pag tumama siya dito, hahanap ako ng confirmation. Pag walang confirmation, pupunta yan dito sa 1 day. Okay? Yan lang. Wala na. Waiting game. LPT. Ito yung LPT ko. Ayan. Okay, tatama dito, tapos maglolong. Pero, pag tumama dyan, maglolong ka ba na ba? Hindi. Magko-confirm ka ulit. Perp! O, ganyan lang. So, ito yung una kong trend line. Binayolate na niya. So, tanggalin ko na. Ito na yung bago kong trend line. So, yan. Wala pa rin kaya pakita. Ang hinahanap ko, kailangan mag-retest man lang siya dyan, tsaka gumawa siya ng confirmation. O, same thing dito, wala pang pinapakita. Naantay ko siya mag-top dito. Or bumaba dito. Or kahit dito man lang. Kava, same thing yan. Nakaabang, pero hindi pa rin nagtatap. So, yan plan. Okay, walang order dyan ha, walang order dyan sa Binance. STMX. Ganun din. So, pansin nyo guys, kahit wala kayong trade dito, masusundan nyo si market. Kasi pwede nyo i-adjust yan eh. Let's say nakalagpas sa dyan, edi adjust mo yung TA mo. Same thing dito, ayan. Okay? So, ganitong itsura, dapat bullish to, pero bumaba si market. Tumama pa dito sa ilalim. Okay? So, extend ko lang yan. Bullish pa rin. ENT. Oh. Diba? Walang ganap. Wala pa siyang pinapakita. Oh. Kung gusto mo SMC, ayan. So, kuha. Ayan. So, let's say yan. Hindi pa rin tumatama sa entry. Wala to ha, wala tong trade. Okay. Nilalagay ko lang yan dyan kasi para pag nag-top siya dyan, makakakuha ako ng confirmation. Tapos yan lang yung TP ko, yung binabaan niya. So, yon. Gets nyo na. Yan. Pag walang pinapakita si market, wala dapat tinitrade. Yan, mga wala dapat tinitrade dyan. TRB. Diba, wala? Ayan, yan yung plan. Pag tumama siya dito, bababa siya. So, yon. I hope na gets nyo, no? Parang ito, si BTC, yan. Okay, yan yung plan, pero wala pa rin. Adam and Eve. Adam and Eve tong pattern na to. Okay, so adjust mo lang yan dyan.
So, wala tong entry ha. Yung bake lang talaga yung entry ko. Aralin mo lang to na kung pumasok ka dyan, Adam and Eve pattern to ha, ganito gagawin niya. Pero, tingnan mo, in-stop out niya. Ibig sabihin, hindi effective tong pattern na to. Hindi siya nag-work. Okay? So, i-move mo lang yung ganyan mo dyan. Okay? So, move natin tong entry natin dito. Ganyan. So, bonus lesson yan. Pag na-stop out yan, ibig sabihin, may lesson kang naaral. Hindi mo siya tinitrade, ah. Ina-assume mo lang siya. Okay, so yun lang. May question pa kayo? Try ko nga i-upload to. So, nag-gets niya na. Dapat profitable na next month. Tandaan nyo guys ha, magre-reverse lang si market sa liquidity, order block, imbalance. Inshallah, profitable na. Masterin niyo yung liquidity para hindi kayo masama dyan. Reversal. Tama na spelling ka. Okay, confirmation. Pwede ka mag-candlestick. Pag candlestick, isang candle lang. Pag candlestick combination, yan yung mga morning star. Pag candlestick, yan yung mga hammer, shooting star. Candlestick combination, mali spelling ko. Yan yung mga evening star, three block crow, pattern, or breakout pattern. Change of character. Polarity. Ayan, o di ba ang dami? Hindi mo na kailangan masterin lahat 'yan. Magkaroon ka lang ng idea at least. Para pag pinakita sa ni market is okay, nag-reverse siya sa okay, tumama siya sa order block. Okay. Then pagkatama niya sa order block, hanapin mo sa RSI. Oversold ba? Tataas na ba? Volume niya, tataas na ba? Malakas pa yung volume. Breakout pattern. May candlestick ba dito na shooting star? Napataas na siya. Okay. Price action, malakas ba yung seller or nakakaya ng buyer? Okay? So, yun. Pag na-approve mo na, edi mag-long ka. Pinagkaiba ng margin tsaka leverage. Margin or capital at risk. Yun yun. Ito yung nilalagay mo sa trade. Let's say $5, $10. Yung amount at risk mo na pwedeng matalo sa'yo.
Pag sinabing leverage, ito yung 125x, humihiram ka kay Binance ng umuutang ka, in short, para palakihin yung margin mo. Okay? Or buying power. Let's say $2 lang yung margin mo. Pwede ka mag 125x kay BTC para lumaki yung pang trade mo. Lumaki din yung profit. Doon natin tignan sa chart ko, H-bar. Yan, H-bar. Liquidity, taas, tas bumaba, tas tumaas ulit. Okay. Nantay ko siya tumaas dito. Tagdad ng liquidity dyan sa taas. Sama mo pa to. Okay. Then, tsaka ko siya ibababa. Pero dahil wala pang confirmation, hindi walang trade. Wait, bago ka bababa sa 1 minute, putahan mo muna yung 1 hour tsaka 15 minutes para lang malaman mo yung galaw. Okay, then babaan tayo sa 1 minute. Ay, tek, di kita. Okay, yan. 1 minute. Okay, ito common to ha, pag tumatama dito sa taas, nagki-create ng ganitong pattern. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na momentum, kailangan niya bumagsak kasi maraming seller dito. Then, bumabalik naman siya para mag-retest, tsaka siya ngayon bababa. Ngayon, pag bumababa dito, ito, itong area na to bumababa. Okay, dyan sa loob niyan, hanapin mo kung may order block, imbalance, liquidity, okay. Doon ka kasi pwede pumasok eh, ng short. Yan. Liquidity. Walang order block. Okay. So, bumaba ulit. Nope, this is not order block. Liquidity lang. Ayan. Yan yung pupuntahan ni market. Okay, ganito yan ah. Let's say ito, iniwan niya tong ilalim na to. Okay. Pag si market, umakyat dito, dito sa tatlong yan. Diyan mo hahanapin yung confirmation mo. Diyan ka mag-short. Tapos ang take profit mo nandito. Okay, let's say dito siya pumunta sa pangatlo. So, short mo siya dyan. Tapos ang take profit mo dito. Okay? Ang aabangan mo yung taas niya, Kung saan siya babalik. Parang ito, let's say nandito ka, dyan take profit mo, kaso wala namang pinuntahan si market sa taas. So, kaya ka nag-aabang. Okay? So, ganito yan ha, fractal sa 1 minute kasi to eh. So, may structure yan sa 1 minute, ganyan. Okay? Pag pumunta ka sa... Kailangan makalabas ka na kasi dito. Kasi pag hindi ka nakalabas dyan, mapapasok ka sa loob ng fractals. Let's say, ano na to? Let's say 1 hour na to. Ganito mangyari sa'yo dyan. Gets 1 hour. Then, pag 1 day na yan, ganito lang yan. Nakuha. Nasa loob-looban ka lang ng market. Ano gagawin mo?
How to enter by yourself. Hintay po ako sa baba for long, 0.06428. Huh? 0.06428? 0.6428. Naghihintay po ako sa baba for long. Hi! Sa Telegram po. Saan yung order block na nakita mo dito? Ayan, so kung makita nyo, nag-sweep na siya. Ayan, bababa siya ngayon at tatargetin niya tong ilalim. So in short, ang kinuha niya is eto. Pero hindi pa tayo sure ha. Kasi sobrang solid pa yung candle eh. Pero yan yung idea. Kukuha siya dyan, tapos pababa. H-bar po. Do you offer? Yes, may mentoring ako nandun sa Telegram or sa bio. Pero make sure seryoso ka ha. At na-exhort mo na talaga yung mga lesson dito. Suwi, meron ako niyan. Wala rin siyang galaw. Na-exhort. Na-exhaust pala. May grammarian ako dito sa loob ng kwarto. Grammarian. Yan o, maganda trade ko dyan. Harmonics yan. Oh, so, tapos na harmonics. Hanggang dyan lang. Then, buwaba na siya. Okay. Inapplyan ko na siya ng SMC. Okay, ganito yung SMC ah. Boss, liquidate, ganyan. Tapos ito na yung highest ko. Okay? So, papasin nyo, nag-sweep si market dito. Valid na yan. Okay? Hindi porkit nag-sweep siya dyan, magre-reverse na siya. Pwede pa yan pumunta sa mga order block dito. And sa imbalance dito. Okay? Pero hindi na siya lalagpas dito. Yan. Yan na lang yan. Pwede kang pumasok dito or dito. Tingnan nyo. Kung lalagyan ko to ng entry. Let's say dyan. Stop loss ko dito. And $50 ang capital ko. Okay. Let's say, natalo. Okay, so talo ko ng $50. Then, papasukat ko ng entry tong order block na to. Another $50. Tas dyan ang take profit ko. Okay? Ang reward mo dito, pag nangyari yan, let's say, tumama dyan, tas nangyari dyan, $300. Gets mo? Dahil sa proper position sizing. Okay? Yan na lang pagpipilian mo. 1 hour yan. Kailangan mo na lang talaga i-confirm kung saan dyan magre-reverse yung market. So, nauubos na yung imbalance mo dyan. Take note, hindi na yan bababa dito kasi nga mag-change of character siya pag ganun. Invalidation tawag. How much po best capital for beginner? Pwede ka mag-ano, 5, depende sa'yo kung, usually pa naglagay ka naman dyan ng 10,000, hindi mo naman gagamitin lahat yun eh. 2% lang naman kasi talaga. Pero kung gusto mo lang mag-try, tsaka mag-practice ng losses, good na yung mga 2,000 below. Yung patalo ka lang ah.
Ayan, Tomo. So, yun lang gamitin natin. Pag nabasag niya yung taas, then pwede ka na mag-long. Okay. Pag hindi niya nabasag yan, mababasag niya yung baba. Then, short ang bias. Okay? Kasi punong-puno ng seller dito. Kailangan niya mabagsakan. Then, dito naman, punong-puno ng... Ay, dyan, punong-puno ng seller. Kaya, papansin niyo, pag dumidikit si market dito, naiipit siya. Pumuputok ng ganito. Let's say, paganyan or paganito. Kasi nga, kinakain siya ng order. XRP, walang ganap. Yan, wala pa siyang ganap. Breakout, taas, tapos yan. Yung high niya dito, ginawa niya lang ding support dito. So yan ah, ito. Pwede na to ilong eh. Hanggang dito. Okay, pero hindi ko... Kasi hindi ako nagtitrade ng ganyan eh. Uy, anong tone mo? Sinabi ko na. Okay, natuto ba kayo, kids? Check ko kung ma-upload ko yung... Ito, yung tinuturo ko dito sa ano. Anong XRP? Kakapakita ko lang ng XRP. Ayun, no? XRP yan. Nasa Telegram po. Nandiyan sa ano, sa bio, sa link. Okay, magdi-dinner na ako eh. By the way, guys, i-upload ko naman yung mga ganito. Tsaka sa Telegram, yan. Andiyan yung mga lesson. Ayan, yan. Pag napanood nyo to, tsaka yung Pepe, tsaka yung LTC, makakasunod kayo sa ano, sa galawan nila. Ito kasi yung number one na BTC. Sa market ngayon, feeling ko short. Bababa pa. Ano, try ko mag-live ng same time, 8 p.m. ganito. Nag-update ako dito, 8 p.m. Okay, so... Try to mag-live ng ganitong oras. Minsan kasi busy eh. Okay? So, pasok lang kayo sa Telegram. Dito, nasa bio. Tapos, i-DM nyo sa akin yung email nyo kasi ano, bibigyan ko kayo ng lesson nito. So, bago kayo magpa-mentoring, make sure masipag muna kayo mag-aral. Okay? Basahin nyo muna lahat ng books doon bago kayo pumasok ng mentoring. Para hindi tayo nagsasayang ng oras. This week, tingin ko bearish din eh. So, yon. Okay, end ko na yung live ah. Try ko nga i-download to kung ma-upload ko sa YouTube. Follow nyo na rin yung YouTube ko, nasa bio. Okay, goal nyo next year, profitable na. Oo, dapat may knowledge na. Sige, bye-bye. Thank you sa inyo. Sana natuto kayo.